Yo guys, welcome back sa ating channel. So sa video na ito, mag-actual review ulit tayo ng Giant TCR SL1. So kung trip mo yan, samahan mo ako. Tara! Yo guys, I'm back. So ayan, kagaya ng dati, i-review natin yung Giant TCR SL1 sa lima ulit categories, no? Yung price, design, components, build quality, at saka yung ride feel. Tapos mag-verdict tayo sa dulo ng overall ratings natin. So tara! Yun! Bago nga pala natin simulan yung first category, sa mga hindi pa nakasubscribe, baka naman matripan yung mag-subscribe guys, lalo na kung trip nyo naman yung mga bike-related vlogs. Yun, maraming salamat sa inyo. Umpisan na natin sa first category, which is yung price, no? So, ang current market price nitong Giant TCR SL1 ay 60,000 pesos ang SRP. Pero syempre, ang range niyan sa mga resellers is around 60 to 70,000. Banggitin ko na rin guys na medyo mahirap maghanap ng ganitong model ngayon dito sa marketplace natin, no? So mababa talaga yung supply, kaya baka mas mataas pa yung price kapag maghahanap kayo nito. Pero yung ratings natin in terms of price na 60,000 to 65 or 70,000, no, para sa akin ang ratings nito is 5 over 5. Mamaya papaliwanag ko kung bakit, kasi napakasulit nito. Yo guys, banggitin ko na rin, no, na trivia. Itong Giant TCR SL1 ay kinuha yung geometry niya doon sa Giant TCR Advance, o yung ginagamit ng mga pro team sa mga races, no, ng UCI. Ang geometry rin nito is kamukha rin ng Specialized Tarmac at saka nung Trek Emonda. So talagang ang bike na to guys ay built yung geometry niya for racing. So panalo talaga. Yo guys, andito na tayo sa Fiona's, yung favorite spot natin sa pagre-review ng bike. So punta lang tayo doon para makapag-start na tayo dun sa iba pa nating mga categories. Tara! Yo guys, diretso tayo dun sa second category natin, which is yung design, no? So kung nanonood ka ng vlog natin, lagi kong sinasabi na kapag ang design ang pag-usapan, subjective yun. Depende sa tao kung matripan niya yung design ng isang bike or hindi. Pero sa opinion ko, para sa akin, yung design ng Giant TCR SL1, ang rating ko dyan is 5 over 5, kasi very classic, hindi siya ganun ka-loud yung design niya, minimalist. So makikita nyo rin na yung flow nung frame is diretso, ayan, hangga dun sa bandang dulo niya, no? Tapos itong color combination niya is dito is black sa bandang right side, at dito sa bandang left side naman is yung silver. So ang ganda ng ano, ng combination ng color. So para sa akin, ang design ni Giant TCR SL1 is 5 over 5. Ayan guys, dito naman tayo sa kanyang mga components, no? So hindi tayo mahihirapan dito kasi full group set nito is Shimano 105. Ibig sabihin 105 yung STI natin, 105 yung mga rim brakes, 105 yung crank, at saka 105 yung derailleur, pati itong kaset niya. So hindi lang 105 itong chain kasi KMC yan. Pero in terms of component quiz, no, ang ibibigay ko kay Giant TCR is 5 over 5 pa rin. Kasi napakaganda na nung Shimano 105. Actually, ito yung 11 speed na mas mura sa Ultegra, no? So, kung bago ka, at saka kung amateur, yan, amateur pro, pwede na, meron na actually mga nagre-race na 105 yung gamit ko, eh.
So, ayan, in terms of components, no? Pasok na yung Shimano 105. Very reliable niyan. At saka, hindi ka talaga ipapahiya. Tapos, yung iba niyang mga components, which is yung Giant, okay naman. Giant na saddle, Giant na stem at saka handlebar. Okay na yan. Siguro, kung gusto mo na lang mag-upgrade in the near future, ito yung una-una mong papalitan, tong handlebar at saka tong wheel set. Pero, base sa stock na group set niya, which is yung pinaka-importante, no? Ayun, ang ratings ko talaga dyan is 5 over 5. Next naman natin, kuys, is build quality. So dito, mabilis talaga tayong makakapagbigay ng ratings kasi yung brand na nire-review natin is Giant. So kilala natin si Giant, which is one of the most largest manufacturers ng bike, no? In terms of build quality, panalo talaga yan. Pag niride mo tong bike na to, wala, sobrang ganda lang niya sakyan, no, panalo. Tsaka yung pagkakayan, pagkakahit na alloy yan, kuys, ang ganda ng pagkaka-weld. So gumamit rin ng Alux aluminum technology si Giant para sa bike na to, no. Ayan. So very lightweight pa kahit na alloy yung frame. So ang ratings natin in terms of build quality, mabilis na 5 ulit. Yon, dito na tayo, kuys, sa isa sa pinaka importanteng category natin, which is yung ride feel. Ayan, no, masasabi ko agad na itong Giant TCR SL1 is yung pinakamagandang geometry na sa lahat ng bike na na-try ko na so far, no? Gaya nga ng nabanggit ko kanina, kinuha nila tong geometry na to sa Advanced TCR, Specialized Tarmac at saka Trek Emonda, no? So masasabi talaga natin na in terms of geometry, napakaganda. So hindi siya kasing comfortable ng mga endurance bike. Tapos hindi siya kasing racy nung mga aero frame na bike, no. Parang nandun siya sa gitna. So super balance nung bike na to, no, in terms of comfort at saka in terms of raciness, no. So panalo talaga si Giant TCR SL1 in terms of good racy geometry, guys. Yung next, guys, is yung kanyang handling, no. Ang ganda talaga ng handling nito. Kapag mabilis ka, hataw, cornering, lusong, maaasahan mo talaga na yung responsiveness ng bike na to is maganda. Isa pa sa maganda dito, kuys, kahit na alloy at saka carbon, yung combination ng bike na to, magaan pa rin siya. So less than 9 kilograms without yung pedal. So ayun, magaan na, tapos very responsive pa yung bike. So panalo. Siyempre, next natin dyan is yung shifting performance, no? Ayan. So, alam naman natin na Shimano 105 to. Parang napakabilis magsabi na maganda yung shifting performance. Kasi kung yung Sora tsaka yung Claris, di ba? Ang ganda na ng mga reviews ko doon. Paano pa tong Shimano 105? So, in terms of shifting, super snappy. So, pagka-click mo ng shifter or ng STI, talagang ililipat niya agad dyan, no, kuys? So maganda talaga yung shifting performance natong bike na to. Tapos last, kuys, is yung brake performance, no. First time ata na sasabihin ko na sobrang panalo ng brake performance ng bike na to na nireview ko. Kasi madalas sa mga nare-review ko ng mga bike, pangit yung brake performance. Pero dito, masasabi ko talaga na panalo na yung brake performance. Hindi siya kasing lakas ng disc brakes, pero maganda pa rin yung stopping power kahit naka-rim brakes na Shimano 105. So goods na goods yan, kuys. So yun, ride feel rating na tayo, kuys. So ride feel rating,
wala, nagustuhan ko talaga yung bike na to, so bibigyan ko to ng 5 over 5 na ride feel rating. So kung mapapansin nyo, dun sa lahat ng ratings natin, sa lahat ng categories, nabigyan ko siya lahat ng 5. So mukhang ito yung unang bike na bibigyan natin ng perfect rating in terms dun sa balance nung price niya, yung value for money, ride feel, geometry, braking performance, components, at saka build quality, no? So ayun, kuys, super easy recommendation. Kung naghahanap kayo ng magandang road bike na super balance, maganda yung components, no, around 60 to 70,000, hindi ganun kamahal, panalo na tong Giant TCR SL1, guys. Wait lang, may dumadaan. So, ayun, dito na natin tapusin yung video. Gaya ng dati, maraming salamat sa panonood, sa pagtambay, guys. At kung di ka pa nakasubscribe at trip mo naman yung mga ganitong video, consider subscribing. Consider subscribing. Maraming salamat ulit, guys. See you in the next one. Ride safe at magingat tayo lagi. Peace!